If you accept Christ's invitation, you will be His guest of honor. Sino kaya dito yung mga guest of honor ni Lord? Amen! Amen! Hallelujah! Yung mag-guest of honor ka talagang ikaw yung panahuwing pandangal, di ba? Ikaw yung nasa harapan talagang wini-welcome ka. Meron ba nag-welcome sa inyo dyan sa harap? Amen! Amen! Amen. Yung mga usher, di ba? Talagang reward. Sino kayo sa araw buwan? Pinaka-pray ba kayo? Amen! So, basahin naman natin yung warning. Mga warning ni Lord dito sa number one. Sige, basahin natin sabay-sabay. Don't refuse when God is calling you. So, and pag may mga tao nag-i-invite sa atin na dumalo tayo dito, di ba? Hindi naman para sa kapangalan din na invite kita para dumami namin sa time namin. Hindi yun para doon. So, ang purpose din ng mga tao nag-i-invite sa inyo, dahil sila, may naranasan sila, may nabago sa kanilang buhay. At gusto rin nila na ma-experience yun. Sino kaya dito yung mga gusto rin na maranasan yung pagpapala na ibang tao? Amen! I-claim nyo na yun. So, di ba? Kasi, yung iba sa atin, nire-refuse nila, tinatanggihan nila, sabihin nila, ayoko pumunta dyan, ano ba yan? Mag-aalo lang kami, tataas lang kami ng kamay yun, ang korte yan, ganun. So, dati rin ako, ganyan din ako, binago lang ako ni Lord. So, at nag-share ng word, at gusto ko maging transparent sa inyo. Dati, yung mga pinupunta na akong guest tayo, may mga inuman, mga puro kalokohan, yung alam niyo yan, salo-salo din sa mga tao na wala pa kay Lord. Dati ganun ako, na talagang, pag pumunta kami sa guest, siyempre maraming pagkain. Pagkatapos nun, may mga inumin na, mga alak, ganun. Pero glory to God kasi ngayon, nakikipagsalo-salo na ako sa mga anak ni Lord. Amen! Amen. So, dito, pag dito kayo umatin sa fiesta na to, magugusog kayo. So, hindi kayo iinom ng alak, hindi kayo magka-hangover, hindi kayo malalasing, or hindi mapapasama yung kalusugan nyo. Dito talagang bubusigin tayo spiritually. So, number two, warning. Don't exchange your worship to worldly things. So, may mga panahon na talagang pag Sunday, may mga bagay tayo na ba? Eh, manonood ako ng ganito, ganyan, pag Sunday, di ba? Mga kapataan, isa yung mga anime or whatever. Eh, mag-face ko ako mamaya, hindi ako manonood, hindi ako mag-simba. So, napagpapalit pala natin ni Lord dahil dun sa worldly things na o yung mga makamundo na minsan may mga binyag or kasal na akala natin, Lord, hindi ko na akong a-attend. Pero hindi natin alam na, di ba, ano yung mas pinili natin. At pumunta tayo dun sa kasal or binyag. Although mahalaga yung sa mga kamag-anak natin. Pero pwede namang umattend muna tayo sa church before we go dun, di ba? Pwede naman tayong humingi ng permission sa kanila para sila mismo makita nila na oh, talaga tong taong to talagang committed siya kay Lord. Talagang inuuna niya bago pumunta sa kung anumang mga laan. So, ayun, i-dedicate natin yung Sunday para kay Lord. So, number three, warning, put on the proper clothes when you come to the Lord. So, dito kasi sa verse 11, basahin natin yun. So verse 11, pakibasa ko. But when the king came in to meet the guests, he noticed a man who wasn't wearing the proper clothes for a wedding. Tingnan natin yung verse 12 kung ano yung nangyari doon. Friend, he asked, how is it that you are here without wedding clothes? But the man who had no reply. Yung verse 13, then the king said to his king, bind his hands and feet, and throw him into the outer darkness where there will be natin. For many are cold but you are chosen. Dito, parang nakakatakot kasi meron dito isang dumalo na yung attire niya, hindi siya nakapang-wedding. So, ang ginawa sa kanya, binatapon siya sa labas. So, dito sa atin, hindi naman, hindi ko nakikita na yung clothes na yan, yung physical clothes na sinasabi yan. Sa spiritual, sa pagpunta natin kay Lord, ang sinasabi niya na magsuot ka ng proper attire, di ba? Ang sabi niya,
take off your old clothes. Di ba may mga dati na tayong mga suot na, alam niyo na yung mga panuruming ugali natin na parang damit natin. Ngayon, kung pumunta tayo kay Lord, kailangan natin tanggalin yon. Yung mga, di ba, aaten ka kay Lord na ikaw mismo sa sarili mo may... Kaya mo ba kumarap kay Lord na may pang-changer mo or talagang madumi yung damit mo? For example, umalis ka sa bahay niyo. Ano, masama yung loob mo kasi ilusan ka ng kalumutan. Mga ganun ba? Tapos aaten ka kay Lord, talagang nasa dibdib mo yun. Nasa dibdib mo yung mancha. So, eh yung sinasabi niya na pag kumarap ka kay Lord, wear your proper clothes. Ayun yung proper na yung heart natin handa na talagang isuot natin na pag-a-attend tayo, di ba? Pag-a-attend ka tayo, may mga mayor or president, talagang pagkuha na tayo sa job interview, maayos yung suot natin. Dito kay Lord, pagkaharap tayo, yung spiritual clothes natin, ayusin natin. Kung may mga kagalit pa tayo dyan, na nandito sa Lord, kung ayaw mag-ayos ka na, para talagang dumali yung blessing sa'yo. So, ayun yung sabi niya ni Lord. And, last, for many are called, but few are chosen. So, dito maraming sa atin na tinawag. Marami kami mga in-invite dun sa Batasa National High School. So, marami yung tinawag, marami yung in-invite. Pero, konti lang yung pinipili. So, sa atin dito na nakarating, naniniwala ako na lahat ng nakarating dahil nakarating kayo, hindi lang kayo tinawag. Pinili pa kayo ni Lord. Amen. Ako yan. Pinili kayo para pagpalain ni Lord. Amen. Amen. At para lalo pa tayong pinigil, pagdating natin dito, ibigay na natin yung best natin. Nakarating kayo naman tayo. Let's give all our best to God. Amen. Amen ba yun? Amen. So, yung personal application, so, basahin natin yung number one. Invite, follow up the people you invite. So, pag nag-invite tayo ng tao na sumama sa atin, huwag lang isang beses. Oh, Brad, punta ka sa amin for the next month. Punta ka naman sa Sunday, next Sunday. Tapos hindi mo lang pinalo up. So, nag-aantay pala yung tao yun na saan kaya yun? Hindi kasi nag-aantay sa amin or anong oras. So, i-follow up natin kasi dito sa atin sa verse 3. Basahin ko lang saglit. Sabi dito, when the banquet was ready, he sent his servants to notify those who were invited. So, pina-follow up niya, pina-notify niya na, Brad, ano, makaka-attend ka ba? So, tayo pag, hindi lang basta mag-invite tayo, i-follow up natin or mag-invest pa tayo na, ano, punta ka ba? Sige, libre na kita. Ganon, di ba? So, minsan kahit na lahat sagutin na natin, pamasahin nila, bilhin pa natin ng damit. Ewan ko lang kung hindi ba sasama yan. Brad, ang damit ko, para sa Sunday. Eh, hindi na kaya yung gagawa din dito. Amen. Siyempre yung blessing naman nun, kung nag-bless tayo ng damit, maka-bless tayo nyo rin ng department for. Amen. So, number two, basahin natin lahat. Don't ignore God's calling for the sake of your business and other things. Always put God first on your priority. So, minsan tinatawag na tayo ni Lord. Pero, marami pa rin talaga tayong bagay na ito muna. Minsan yung, ano, girlfriend natin, may date pala nung na Sunday. Ba't hindi na lang kayo dito mag-date sa loob ng church? Di ba? Para mag-grow kayo, sabay kayong mag-grow at tumaas yung level ng faith nyo. So, minsan sa mga business, ayaw isa rin yung mga tindahan or ayaw isa rin yung mga mall. Sino ayaw sa mga mall dito? Amen. So, huwag natin ipagpalit ni Lord. Ang Sunday talaga, nakalaan yung para kay Lord. Yung Sabbath na yan, para kay Lord talaga ito. Di ba? Ang dami natin, ang daming araw sa isang linggo. Monday to Sunday. Ba't yung Sunday hindi natin ibigay buong-buo kay Lord? Kahit yung mga nanay dito, di ba? Minsan, ay, maglalaba pa ako ng makinda bahay ko, di ba? Kapatid, wala kayo mo si Lord, di ba? Huwag natin ipagpalit si Lord dahil sa mga labaga.
or sa mga tindahan na ang mabibenta mo lang, mga chibi na lang, hindi ka lang itinuro mo. Pero magna kay Lord ka, di ba? Asahan mo na yung malalaking bagay. Pero huwag ka naman pupunta, napilit ka pa. Pupunta lang. Tapos pinasa ka, umoros ka ba? So, huwag ka naman. Talagang pag pumunta ka, talagang desire mo sa sarili mo yun. Di ba? At maniwala ka na may gagawin si Lord. So, eto naman, yung last na personal application. Basahin natin lahat. Give your best when you come to celebrate the Lord's feast. Your worship, close, honor God with all your mind and in your offering. So, unang-una dito, pag pupunta tayo kay Lord, bigay na natin yung best natin. So, pag pupunta tayo dito, unang-una sa pananamin natin, di ba? Para physically, nag-reflect sa atin na maayos tayo. So, halimbawa, sa isang linggo, naka-shirt ka lang, tapos Sunday, naka-shirt pa rin. Kahit na pang-alis yung shirt mo, shirt pa rin yan. So, or naka-sanda lang. Huwag mo kayo maano, pero ito kasing Sunday na to, kung alam natin, kung naiintindihan natin yung love natin kay Lord, ibigay talaga natin yung best natin. Kahit sa pananamit natin. Amen. Diba? Mas maganda talagang na-honor mo si Lord sa lahat ng aspeto. Kahit sa pananamit. So, honor God with all your mind and in your offering. So, i-honor natin siya na pag nandito tayo, huwag na natin isipin yung mga problema natin. Huwag natin isipin yung mga asawa niyo sa bahay niyo. Kasi, ano, ganito. Diba, pag-isip niya, baka wala siyang almasal. So, pag nandito tayo, i-focus na lang natin muna kay Lord. Kasi ito yung time, 2 hours lang or 3 hours. I-focus natin yung mind natin kay Lord. Huwag muna tayo mag-isip ng ibang bagay, ibang tao, di ba? Yung iba, iniisip yung pasyo, mag-isip ba kaya? Di ba yung mga kabataan? So, ayun nga, and honor God with your offering. Dinidinin mo yung mga dalang offering. Amen! Amen, hallelujah! At pag may offering kayo, may reward kayo. Amen. Kaya, ayun, ayun lang po, pero mayroon kayo. Beg pa kayo nung ha. Basahin lang natin ito yung remember. The Bible is meant to be read for daily use, not sick for special occasion. So, kahit na itong Sunday na to ay special occasion or fiesta, diba, kumakain tayo dito ng word ni Lord. Pero hindi lang to sa special occasion. Diba yung tinapay nga, kakainin mo lang ba yan? Pag ano may nandaan, pag may birthday? O kaya pag Pasko? Eh, Pasko lang kain ang tinapay eh. Diba? Hindi lang natin kinakain yung word ni Lord pag may special occasion. Hindi natin binubuksan yung Bible kapag masaya tayo or kailangan natin, kundi sa araw-araw. So, glory to God kasi naturuan kami dito na yung mga nag-encounter na kung paano pangalagahan yung word ni Lord na talagang sa araw-araw, di ba? Kung dati nga na hindi pa kami naka-encounter, hindi kami nag-devotional sa umaga at sa gabi, may mga nagagawa pa rin talaga aking kasalanan. Pero ngayon, once na umaga pa lang, nag-dibo ka na, alam mo na yung sin to avoid sa buong araw na yun. Amen. At pag bago ka matulog, talagang nag-devotional ka, kumain ka ng word ni Lord. Talagang hindi ka nag-aalala na baka hindi ka nang mag-cancel. So, wala ka naman pa nag-inip pang ano, bangungot. So, ayun yung kagandahan ng yung word ni Lord talagang patuloy tayong ina-equip at pinapalusog, di ba? Amen. Amen. Glory to God. Praise the Lord.